Nagsalita si Enrique Hill tungkol sa long-distance relationship kay Liza Soberano. Isang thumbs up with matching smile ang sagot ni Enrique Hill ng tanungin ng pep.ph, Philippine Entertainment Portal, kung magkasintahan pa rin sila ni Liza Soberano. Tinanong ito ng autor na ito sa dulong bahagi ng Maiksing Panayam kay Enrique pagkatapos ng MediaCon para sa I Am Not a Big Bird. Pagkatapos sumenyas ng thumbs up ay magiliw. Pero mabilis na nagpaalam na ang aktor. Pero malinaw na kumpirmasyon ang pag-thumbs up ni Enrique na sila pa rin ni Liza. Bago ang tanong tungkol sa status nila ni Liza. Naibahagi ni Enrique sa pep.ph na mahirap para sa kanila ang long-distance relationship. Ang hirap, sobrang hirap. Sabi ko nga sa kanya, parang wala ka ng time para sumagot. Sabi niya, wala rin siyang time sa sarili niya. Super busy kaming dalawa, but I think it's good. Marami kaming na-achieve on our own collectively. So super happy. Sa hiwalay na panayam ni Enrique sa TV Patrol, sinabi ni Enrique na na-realize nila ni Liza na hindi nila kailangang isentro sa isa't isa ang kanilang buhay. Hindi naman naitanong kay Enrique ang isyong naghiwalay sila ni Liza. Sa ulat ng Cabinet Files, na kolom sa pep.ph, noong December 1, 2023. Nakasaad na umamin si Liza sa isang unreleased interview na hiwalay na sila ni Enrique. Sinasabing October 2022 pahiwalay umano ang dalawa. Sa pagpapatuloy ng panayam ng autor na ito, siniguro ni Enrique na pareho sila ni Liza na sinusuportahan ang isa't isa para sa kani-kanilang pelikula. Nasa Amerika si Liza para i-perso ang kanyang Hollywood career. At kasalukuyang ipinalabas ang pelikulang Lisa Frankenstein kung saan pinalad itong mabigyan ng meaty role. Si Enrique naman ay ipinagpatuloy ang showbiz career sa bansa. At ipalalabas na rin ang comeback film na I Am Not a Big Bird. May video greeting si Liza para kay Enrique sa trailer ng I Am Not a Big Bird. Sabi pa ni Enrique, nagbigay din ako ng video for her promo kasi nasa US siya ngayon for her promo. Kailan sila susunod na magkikita? Sagot ni Enrique, hopefully, pag-uwi niya ng February because mayroon siyang endorsement shoot. Baka makapunta rin siya sa premiere night. Sa February 13 ang premiere night ng I Am Not a Big Bird. Kilala sina Liza at Enrique sa Tambalang Liz Ken. Bagamat solo career na sila ngayon, bukas si Enrique na makasama uli si Liza sa isang proyekto. Of course, may production company din siya. May project ako na baka pwede kaming dalawa. And baka may project din na naiisip siya. Huling pinagtambalan nila sa telebisyon ay ang Make It With You noong 2020, at sa pelikula naman ay Alone Together noong 2019. Bida si Enrique sa I Am Not a Big Bird na ipalalabas sa mga sinehan sa February 14, kasama sa cast sina Pepe Herrera, Red Olero, Nico Natividad. Co-produced ito ng Black Sheep ng ABS-CBN, Anima Studios ng Globe, at Immerse Entertainment, na pag-aari ni Enrique. Nakaramdam ba si Enrique ng pressure na solo siya sa pelikula? Walang pressure sa akin. I'm just super happy. Sa akin. Ano man ang mangyayari. I'm just happy and super proud na nilabas namin ang film na ito. Okay na ako dun. Tinanong din si Enrique kung ano ang mga challenges na pinagdaanan niya habang ginagawa niya ang I Am Not Big Bird. Dalawa ang characters na ginagampanan ko dito. Si Curfew saka si Big Bird. Tapos siguro yung challenging part, I've been out for couple of years and just coming back, yun ang challenging for me. Coming back, getting the feel of it and portraying the two characters. Sana nakakatawa lang, yun lang, dream come true raw para sa kanya ang makagawa ng comedy film dahil fan daw siya ng comedy tulad ng kanyang ama.
Growing up, we always watch comedy. Yun ang pang-distress ko, eh. Watch ang comedy films. Heto ang hilig ko, bakit di ako gumawa ng ganito? Sabi nga nila, mas mahirap magpatawa kaysa magpaiyak. Pero naging madali dahil sa cast at sa sitwasyon. Handa na ba si Enrique na mabansag ang Big Bird dahil sa kanyang pelikula? Actually, nasa CR ako the other day dito. May mga engineers na di ko na nakikita for many years. Sabi, oh, heto pala si Big Bird, oh, ayos, oh, pwede.